Yo mga idol, kamusta? SportsTalk PH nga pala. Ang prediksyon ni Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more SportsTalk. So nagsalita na nga po ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao patungkol sa inaabangang bigating undisputed title fight sa pagitan ng dalawang undefeated welterweight world champions na sila Errol Spence Jr. at Terence Crawford na gaganapin sa July 29 sa Las Vegas, Nevada. Binigay ni Pacquiao ang kanyang prediksyon dito. Alam naman po nating lahat na nakatakda sanang magtuos si Pacman at Spence noong taong 2021 para sa isang unification fight. Subalit dahil sa hindi inaasahang injury na natamo ni Spence sa training, kaya naman hindi natuloy ang kanilang mega showdown. At bagkus, hinarap na lang ni Pacquiao si Yordanis Ugas, kung saan natalo siya dito via lopsided unanimous decision. Subalit bagamat nga po binugbog at winasak ni Spence ang tumalo kay Pacquiao na si Ugas, ay hindi po pumapanig ang ating pambansang kamao na mananalo si Spence kay Crawford sa susunod na buwan. Paliwanag ni Pacman na lamang daw si Crawford sa bakbakan na ito dahil na kay Crawford umano ang style advantage. Kaya naman sa palagay niya umano ay matatalo si Spence sa laban na ito. Pero ganun pa man nga po ay giniit pa din ang ating fighting senator na magdedepende pa din umano ang lahat sa kung sino ang mas maghahanda ng husto sa dalawa. Dagdag pa ni Pacquiao na sa tingin niya umano ay hindi matatapos ang laban ng dalawa sa isang knockout. At bagkos aabot daw ito sa 12 rounds at mauuwi sa judge's decision ang bakbakan ng dalawang kampiyon. Ang mananalo sa kanila ay siyang automatic na tatanghalin bilang number 1 king ng 147-pound welterweight division ng henerasyon na ito. Kaya naman paniguradong hindi talaga magpapatalo ang dalawa sa isa't isa. At ibibigay talaga nila ang lahat ng makakaya nila upang manatili silang undefeated pagkatapos ng kanilang sagupaan. Banat naman ni Crawford na pangako niya daw sa lahat ng boxing fans na pagkatapos ng kanilang laban sa July 29 ay maihahanay na daw siya sa listahan ng mga greatest fighters of all time, kung saan mapapasama na umano siya sa mga pangalan nila Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. at Muhammad Ali. Hinding-hindi daw talaga siya papayag na magpatalo sa bakbakan na ito, lalo pat buong buhay niya umanong inantay at pinaghandaan ang moment na to. Sa kabilang banda naman mga idol ay ayon nga po sa Real Fight PH, ay ang ating pambato na undefeated top prospect at kasalukuyang IBF Pan-Pacific Super Bantamweight Champion na si Carl James Martin ay may nilulutong laban na gaganapin sa Maynila sa buwan ng Agosto, kung saan isang Mexican fighter umano ang makakaharap nito. Hindi pa naman nga po pinapangalanan kung sino ang kanyang makakatapat. Subalit alam naman nating lahat na ang mga Mexican fighters ay talagang matitibay at buong tapang na nakikipagbasagan ng muka sa oras na tumungtong na ito sa ibabaw ng lona. Matatandaan na nakatakda sanang sumabak si Wonderboy sa undercard ng laban ni Casimero kontra kay Filipus Nutumbua nitong buwan ng Mayo sa Okada, Manila. Subalit sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang laban ni Martin gawa ng kanyang natamong injury sa kalagitnaan ng kanyang pag-eensayo. Kasalukuyang may undefeated record si Wonderboy na 21 wins with 17 knockouts at walang talo. Isa siya sa pinakasikat na Pinoy boxer ngayon. At naniniwala ang marami na hindi magtatagal ay magiging isang ganap na world champion din si Martin. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga